babaeng binawian ang buhay ng taong obses sa kanya. Siya si Rachel Barber na isang 15 years old ay ipinanganak noong September 12, 1983. Sikat siya sa school at isa siyang talented na bata na galing sa isang maayos na pamilya. Magaling siyang sumayaw, mag-modeling at pinangarap ding mag-perform sa mga sikat na musicals. On March 1, 1999, galing sa dance factory si Rachel at pupunta daw to sa isang trabaho or secret job na malaki ang kikitain niya pero hindi na siya nakita ulit. Agad namang humingi ng tulong ang pamilya na Rachel sa mga pulis at napag-alaman nilang huling beses siyang nakitang buhay na bumaba ng tren kasama ang isang babae. On March 13, 1999, nahanap nila si Rachel pero wala na tong buhay. Nakita ang katawan ni Rachel sa isang shallow grave kung saan merong nakapulupot na cord ng telepono sa leeg niya. At kung nagtataka kayo kung paano nalaman kung nasan yung bangkay ni Rachel, tinuro mismo ng taong pumatay sa kanya. Ito ay si Caroline Reed Robertson na isang 19 years old na kapitbahay at naging babysitter pa mismo ni Rachel nung bata pa to. Sa pag-iimbestiga nila, nalaman nila ang motibo ng krimen. Ito ay ang pagiging obsessed ni Caroline kay Rachel. Sinusundan niya to kung saan saan at kinuha niya ang tiwala ni Rachel pati na ang pamilya niya at mga kapatid nito. Nakita sa diary or notes ni Caroline na dinadrawing niya yung sarili niya at nilalait-lait niya yung sarili niya na tinatawag niyang mataba, pangit, and failure yung buhay niya. Pinapunta niya si Rachel sa bahay niya para sa isang trabaho na babayaran daw niya si Rachel ng $500. Nagtiwala naman si Rachel kasi kilala naman niya si Caroline, naging babysitter nga niya. Pagkatating nila sa bahay ay pinakain niya si Rachel ng pizza na may drugs at nang mahilo na ito, gamit ang cord ng isang telepono ay sinakal niya si Rachel. 2 days yung iniwan yung bangkay na Rachel sa loob ng bahay nila kung saan binalot ito ng basahan at nilagay sa cabinet. Pagkalipas ng ilang araw, dinala niya yung bangkay na Rachel sa farm ng tatay niya kung saan niya ito inilibing. After niyang mailibing si Rachel, nagsimula siyang baguhin ang buhay niya kung saan umutang siya ng malalaki at nag-inquire siya for investments bago sana siya tumakas. Pero ang hindi niya alam, siya na pala ang leading suspect ng mga pulis dahil sa phone records na nakuha nila siguro sa mga text or tawag. Dito na nga nila na-raid yung bahay ni Caroline kung saan nakita nila yung birth certificate ni Rachel na gagamitin niya sana. No October 2000, si Caroline ay nahatulan ng guilty at inamin na malungkot at wala daw siyang kaibigan or kahit sino at gusto niya lang daw maging ibang tao na mas sikat or komportable yung buhay. Dito nga niya inamin na na-obsess daw siya kay Rachel dahil meron daw si Rachel ng lahat na bagay na wala and gusto niya katulad ng kagandahan, kasikatan, and success sa buhay. Kulong si Caroline for 20 years but in January 2015 ay naparol siya at nakalaya na ikinagalit ng mga magulang ni Rachel at sinabing hindi naman ito nagsisisi sa ginawa niya. Maraming nagsasabing patunay daw to ng failure ng justice system. Ang tanging hiling na lang ng pamilya ay sana hindi na ulitin ni Caroline ang ginawa niya at sana ay magbago na talaga siya. Nagkaroon din to ng movie noong 2009, R.I.P. kay Rachel Barber.